biro ng ilan. Kapag ito na raw ang hinahanap ng iyong kasukasuan at katawan, certified tito at tita ka na! Ang nakaka-relax na hagod ng mentholated topical ointment o menthol rub. Pero sa Bulwan, sa Maguindanao, ang humaling na humaling daw sa pagpahid ng pamahid na ito. Isang 4 na taong gulang na bata? Sa katunayan, sa loob lang ng 2 taon, nakaubos ng araw ito ng halos 300 tub ng menthol rub. What? Masuk ako na nirikyame na nadika. Mga bata't magulang, sana magsilbing babala ang kwentong ito. Bata mula sa Maguindanao na sobrang nahumaling sa mentholated na pamahid. Para mapatahan sa pag-iyak ng batang itago natin sa pangalang Joy, ang kanyang ama na si Nathan, hindi niya tunay na pangalan, sinuyod ang mga tindahan sa kanilang barangay. Bil kami ng wala po na ubos. Bil kami ng wala. Sila lang ang bumibili sa akin. Araw-araw po, naubusan ako ng stock. Dahil walang mabili na menthol rub sa kanilang barangay, dumayo pa si Nathan sa bayan na halos kalahating oras ang layo. Mabili lang ng menthol rub ang kanyang anak. 80 ang pamasahe ko. 80 daw. Ang importante makakuha ko ng pamay. Pagka-uwi ni Nathan, agad niyang inabot sa kanyang anak ang pasalubong. Sa halip na mga laruan, menthol rub ang madalas hawak ni Joy. Kahit paubos na ang mga lalagyan nito, sinisimot-simot niya. Ipinapahid niya ito sa kanyang ilong, mga kamay, talampakan, batok, pati na sa kanyang mga mata. Tapos na mawata ko, kahit kapag hindi makambiksin ang mga mata ko, bumalabagi na ko siya. Muna ang bagay. Importante ha, makambiksin mo. Mare, apelinig ka magkapilangin ako mama pagkapamantiyari ako. Tapos na mawata ko. Hanggang umabot na nga sa 300 basyo ng menthol rub ang kanilang naipon. Pinilay po rin ni kumain eh. Napanday ka po rin. Yung binasama ba? Marami pa rito? Ngayon nasunog na. 2 taon lang daw si Joy nung nasubukan niya itong gamiting pampahid. Nag-hospital, nag-udo, so, na minuli kami siya, na-anong ba? Hanggang hinahanap-hanap na niya ito. Kada araw, kayang araw nitong makaubos ng 3 menthol rub. ₱200 lang kada araw ang kinikita ni Nathan sa pagsasaka. Dumagdag pa ang pambili ng menthol rub ng kanyang anak. Kulang na kulang sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Balilima po yung kasama lang kami. Nanay ko pong kulang na bumangon niya ako sa mga kapar ko pumanggabag. Kapadabangan ako niya po. Natubig ka magkabumasa niya sa bagasa po. Iyan at sa kinaladsunin na tutalang ko po na siwa mga lahi makatuso ko na nibo ay nabasa ni sa paan ewan si kenadir magagaka na di ka ay Pero dahil nasusobrahan na sa araw-araw na pagpahid ng menthol rub si Joy, nagbabalat at nagsusugat na ang kanyang talampakan. Nagilakan kayong sana niya dinina to na. Para matulungan sila, ipinakonsulta ng aming team si Joy sa isang pediatrician. Kikita mo talagang nagkakaroon siya ng compulsion na magpahid po ng yung produkto sa loob ng ilong. May mga chance po kasi na nagkakaroon din po ng irritation. May chance na nai-inhale po nila at pumupunta po sa baga. Pwede po magkaroon po ng pneumonia. Sa mata din po, pwede din po mabulag. Sinuri rin siya ng isang dermatologist.
Ito, tinatawag natin na lichen simplex chronicus. Nakukuha yan sa paulit-ulit na pagkate, pagkamot. Ang ginamit niya na rub is just to alleviate yung kate. Pero actually, yung mga menthol na yan can cause yung pagdadry niya. Sa pakiusap na rin ang kanyang mga magulang, ipinatingin din siya. Nagkaroon siya ng comfort talaga and relief doon sa paggamit ng rub. Parang naging sense of security nitong bata na to. As early as now, maganda na magkaroon ng intervention sa bata para hindi na siya mag-progress into major psychological disturbances or disorder. Decrease the use ng rub. Yung pag-iya kasi hindi binigay yung gusto. Very important sa mga bata na magka-feel din sila ng rejection. Kasi the more na hindi sila nakaka-feel ng mga difficulties, the more na hindi natin mabibuild yung resiliency. Para may ibang paglibangan, niregaluhan ang aming programa si Joy ng mga laruan. Susundin namin yun, lahat na sinabi na ng doktor. Patigilin na yun, sa pamanay para hindi siya makasakit ba. Ibibigay ng mga magulang ang lahat ng ikagiginhawa ng pakiramdam ng kanilang mga anak. Pero ingat lang po, dahil anumang sobra, hindi ikabubuti ng bata. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.